Yo, what's up guys? Taxi Place TV here, and for today's video guys, no, eto medyo malungkot ang PBU ano natin community, no, dahil medyo nagkaroon ng problema, no, doon dahil sa nilabas na announcement ng PBU devs, no, nung nakaraan, which is kung hindi kayo updated, yung nandito. Ito yung announcement, no. So lagay ko na lang ulit sa video description yung link. Basically dito sa announcement na to, sinabi na nila na ihiwalay nila yung PBE at yung farm mode at PBE sa PBP. So parang magkakaroon yun ng bagong network, no. So bukod doon, nandito rin sa update na ito yung 10% weekly increase, no, sa conversion rate ng LE to PBU. So medyo syempre alam mo na maraming investor, no, magkakaiba ng point of view diyan sa naging update. Merong positive, okay lang, meron naman talagang negative, no, na syempre hindi natin maiwasan 'yan. At ngayon, syempre kung ang nang mangyayari ng update is yung 10% weekly increase, talagang maraming nag-TP, no. TP is take profit, guys, meaning nagpapalit na ng LE to PBU bago pa sila abutan nung malaking palitan ng LE to PBU, which is nakalagay doon from 150 starting September 27 magiging plus 10%, no, weekly ang dagdag, so magiging 165, 170 plus, okay. So ayun, maraming nag-take profit, guys, sa totoo lang. Kaya kung pupuntahan natin dito, ayan, naka-access tayo sa farm. Okay naman yung farm natin, 49 saplings, and eto meron tayong 3,000 na LE. Okay naman, ako personally wala naman akong issue sa PBU, no, since napakababa ng entry dito, no, na well, may enjoy mo lang din at basta wag mo lang gagamitin yung pang-invest galing sa utang. At talagang medyo may sobra ka, yun, okay na okay siya para sa akin, ha, dahil napakalit lang ng investment dito, okay. So pagtitingnan natin yung latest na price ni PBU token, no, so tingnan nyo guys, ha, yung pagbagsak ng value niya simula lang nung nag-announce, no, nasa 500 dyan nung nag-announce sila, wala, dumiretso talaga, na-break niya to sa 300, bumagsak na mas mababa, nag 136 pa nga to, guys, no, medyo maakyat-akyat lang pero hindi malabo to na mag 100 or less than 100. So we will see, no, sa dahil nga dito sa update medyo hindi pa rin ano, nag meron ulit silang bagong announcement, no, so basahin natin at kung saan ba sila nang gagaling, no, subukan din nating intindihin, okay. PBU Jiangmin, dear PBUers, after some internal discussions, our team has decided to increase. Okay, kanina lang to, ha? Kaninang umaga, oo. Kaninang umaga lang to. To increase the rate of LE to PBU, ibig sabihin yung pagka magpapapalit ka nung na-farm mo ng mga LE, gusto mo nang gawing PBU, syempre gusto mong gawing peso, magkumita, no? Okay? So, from 150 to 1 PBU, gagawin na nilang 500 LE is to 1 PBU. Okay? Effective at walang oras, September 23. So, today daw ito. So, ngayon, marami. Maraming, syempre, marami nag-react dahil biglaan, unang-una sa lahat, biglaan announcement, no, ng developer. Wala ito, guys, doon sa kanilang announcement nung nakaraan pa, yung nauna, okay, yung sinasabi natin na may 10% weekly increase. So syempre medyo lalong naging negative yung parang effect sa kumbaga sa opinion ng mga ano, yung reaction ng community ng PBU at players. Syempre sobrang hirap na, parang ang hirap mo ng maka-income, no, ng kung sobrang laki ng kailangan mong LE para lang magka-isang PBU ka, and then ang presyo lang nun naglalaro sa 100 to 200 pesos, hindi pa umaabot, no. So
I'm not saying na ganyan lang lagi ang presyo niya, no? Pero syempre, yung mga magpapapalit ngayon at gagawin nilang ganyan, medyo hindi maganda, no, yung naging reaction nila, okay? We apologize for such short notice and we should have had more foresight about this situation. However, this change is urgent daw, and necessary to protect the integrity of our game, more in line with the design philosophy of our Farm 3.0 as well as PvP and PvE modes. That being said, all the other rates remain unchanged, okay? 1 PBU, ganun pa rin sa pagpapapalit pag mag-i-start ka pa lang. And 100 saplings is to 1 seed, ganun pa rin. Pero mayroon pa rin ito, ito pa, oh. 10% weekly increase of LE to PBU, OMG. So, hindi pa dito nagtatapos. Sa 500 LE is to 1 PBU. Meron pa, meron, ewan ko ha guys ha, kung tama intindi ko ha, ayan no, 10% weekly increase of LE to PBU. So kayo na bahalang magano kung tama ba na yung 500 mo may increase pa ng 10% weekly. At siguro starting yun nga yung 27 na in-announce nila kasi same daw eh. Okay, the beta test for PBP mode will still be released in mid-October on our new chain. Okay, tapos dun na. Dun na natapos yung update nila kanina umaga to. Ayan, marami. Punta kayo guys, join kayo sa Facebook groups ng PBU. Marami dyan, mga Philippine ano, groups. Talagang maraming nadismaya sa totoo lang. Siyempre, hindi natin masisi, lalo na yung ibang talagang nag-invest ng medyo, sabihin na natin na significant or medyo malaking amount, no, sa PBU at nagtiwala, no, sa game, okay? So, eto, sinundan ulit nila ng panibagong update kanina lang, no? So, basahin natin, no, kung ano bang sumunod na sinabi nila. First, we would like to formally apologize for the significant changes recently. You probably have figured it out by now, but we would like to at least give you a proper explanation. Due to the sheer number of our new players coming into our game in the past 2 weeks, peaking at 2 million players total, kaya pala tayo naglalag na, no? Sobra talagang daming humabol doon sa event at mga na-hype pa rin at yung mga pumasok ng pumasok, no, yung iba namili ng plants ganyan, no. So sana ha, sana lang yung mga hype ninyo at hindi kayo basta na hype o FOMO, no, sana inaral nyo muna talaga ito, no, bago kayo nag-start, okay? So 2 million players total, the current economic system of our farm mode is unsustainable, okay? So yun ang ano nila. So tama naman kasi nga guys, hindi naman sa pagkukumpara, okay, for the sake of ano, example lang, parang yung nangyari lang sa Axie, no, sa Axie Infinity, na hype ang Axie, no, dating 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos lang palitan ng SLP, biglang boom, nag 10, 15, nag almost nag 20 pa nga ata ang palitan, no. So ayun, maraming na FOMO, maraming na hype, pumasok, bumili ng 80k, 100k team, no. Tapos biglang ano nangyari? Sobrang daming players, nagdown yung server, hindi kinaya, napilitan sila, parang 1 week ata yun, wala kang laro, hindi ka talaga makakalaro, or 2 weeks, no, parang maraming nadismaya talaga nun. So, possible na ganito yung naging scenario din na inabot ng PBU, no. So, dito sa statement nila sumunod, parang sinabi nila dito kasi na, yun nga, hindi, ayan, no, nabasa ko na kasi to kanina. This is obviously not to excuse our incompetence and we should have foreseen this situation. Hindi, ang developer, syempre, alam nila yan. Alam nila na talagang dudumugin din yung kanilang game. Pero syempre, hindi nila mapipredict 100% kung gaano karami ba yung ma-attract ng new players sa paglalabas nila ng 1 week booster, no, na may NFT ka na kaagad na 1 week ka lang maglalaro kahit bago ka lang, okay? So, syempre, tama naman, hindi nila talaga na ano, na-foresee nila yan pero hindi nila syempre alam na talagang sobrang dami, as in sobrang dami ng, ayan, no,
2 million, nagpipick daw sa 2 million, okay? So, with the recent decision to separate farm mode from PvP mode, we had to quickly assemble a new economic model for the game. But the surge in the player base has allowed us very little time, okay? So, yun nga. Kasi nga, 1 week eh, biglang bumugso ang players, no? Okay, as of right now, our hands are tied. But know that our devs are working days and nights to fix this mistake, okay? Mistake. In Farm 3.0, eh, yun talaga nangyari, guys. Hindi tayo nagiging toxic or negative. Pero talagang yun ang effect nung naging announcement nila dito, guys. Ito, yan. Open nyo yan. At para mabasa nyo, no? Yan, kung ano ba nakalagay dyan. Ayun, ayan, no? Ito talaga yun, no? Yung nagkaroon ng 10, magkakaroon daw ng 10% increase weekly. So, dyan na nagsimula yan. Nagtuloy-tuloy na, nagtipi na lahat. Ganyan. So, wala problema, no? Decision nila yun. Siyempre, tayo, lalo tayo, mga small, yung katulad ko, small time investor lang, eh, syempre, chill-chill lang tayo at nagmamasid lang tayo, okay, sa nangyayari. Pero, ang aking concern dito, yung mga talagang, syempre, yung nag-invest at nagtiwala sa game at sa developer, no? So, sana maayos to ng PBO developers, no? Sa tingin ko naman, napaka-transparent naman itong team nila at ano naman eh, magaling naman sila, lagi silang naayos naman nila yung mga ganyan, no? Yung mga previous na ano, pinipilit naman nila yung ano, in fairness naman sa kanila. Ayun nga lang, wala, magkakaiba-iba na ng opinion dyan, guys, lalo na syempre, usapang investment, malalaking pera. Eh, yun, dyan na tayo magkakahiba-iba ng ano, kumbaga point of view, no, sa nangyayari sa nagiging decision making ng developers. So, sana maayos to at titingnan natin, guys, kung anong kasunod na kabanata, no, kumbaga dito sa PBU. Kasi, papano na yung, kung ako nga, guys, sa totoo lang, nakaabot ako ng ilang days sa farm, ano, sa farm 1 week boost, no? Kaya medyo meron akong sapling at konti na lang pwede na ako mag NFT, no? Eh, maski mag NFT ka, kung ganyang kataas naman ng palitan, parang napakahirap, no? Parang kahit na maliit ang investment mo, talaga abutin ka ng siyam-siyam bago ka makapagpapalit at makabawi. Kasi magano ka na lang ng computation, no? Simpleng computation lang. Yun nga, katulad nung nakaraan, kung nakakuha ka na ng NFT mo, syempre, wala pa yan. Hindi pa naman income yan. Hindi ko naman ipapapalit yan dahil nga wala akong NFT. Hindi ko yan ma-exchange into cash. So, kung nakakuha na ako ng permanent plant ko, kunwari na lang, per 6 days or 1 week, makakakuha ko ng 1K. Katulad nung dinaskas ko nung nakaraan. Sa after 6 days mo, yung Sunflower Mama, sa weekly lang ha, na computation, yung Sunflower Mama mo, 850 ang bigay. So, i-less mo yung 250 doon kasi nga syempre bibili ka ulit ng mama ng isang pot. So, may 600 ka na net. Kunwari lang, ito, net mo na yan. Kunwari lang, huwag mo na muna computin yung mga big pot. Ganyan, greenhouse. Oh, add mo yung sa Sunflower Mama mo. Tsaka yung 500 na... palagay mo ng 400 na lang. Kung hindi mother tree yung nakuha mo na permanent plant. Apat na sapling, isang permanent plant, no? So may 400 ka dito every 3 days. Alam nyo na yan, yung neto nyo dyan. Combine yan. So, 3 days in 1 week, 400 times 2, edi may 800 kang neto dyan. So may 2-4 ka. Kunwari lang yan ha, yung computation natin for the sake of sample lang. O, 2-4, kung 500 ang isang PBU, pag dinivide ko yan sa 500, ilang PBU lang makukuha ko? 4.8, no? Hindi pa nag-abot. Hindi pa umabot ng ano? Ng 5 PBU. Kunwari na lang, sabihin mo na lang na 2.5 na lang, no? Para hindi wala ng putal, no? May 5 PBU ka ngayon. Ngayon, i-times mo dito, no? 5 PBU times... Lagay mo na ng... Lagay na lang natin sa mababa, no? Huwag na nating masyadong expect yan 200. 150 na lang. Okay? Well, sa 150 na lang, times 150. Kunwari lang naman. Tama ba? 5 times 150.
750. Kung sa 190 naman, i-check mo rin, 950, no? So, okay pa rin siya. Okay pa rin naman. Talaga lang parang ano siya, no? Siyempre, parang ang mangyayari kasi yan, hindi natin alam, eh. Kung ano pang magiging sunod na kabanata ng PBO token, no? By the time, lalo na nga guys, yung binabanggit ko sa inyo na ako, fortunately, ako, mabuti ako, nakaabot at malapit na ako sa NFT. Paano naman yung ating mga kapwa PBU players na hindi naman nakaabot at nag-invest lang sa 5 PBU at manually nag-ano nung ating farm reputation. So, paano naman ng mga players natin na ganun? So, sana, para maging worth it, no, ang pag-check-check mo ng crew, pagtutubig-tubig mo everyday, pag-login-login, sana maayos nila itong exchange na ito. At ayun, medyo nagka-problema lang talaga dun sa announcement na yun sa tingin ko. At sana magawa nilang sustainable pa rin yung farm mode, no, lalo na kapag nilabas nila yung PVP, kasi marami tayong nababasa na yun nga ganun, parang yun na daw yung news, nandun na daw ang income na maayos or matino sa PVP, sa farm mode daw, at ano, medyo mawawalan. Alam mo na, marami na, marami nang nagne-negative ang opinion. Pero syempre, ikaw bilang investor, inaral mo yan, prepared ka, at well-informed ka, no? So, bago ka nag-invest, tulad ko, wala naman akong, sa totoo lang, wala akong problema dyan, kahit nga hindi ako nakaabot sa event at bago lang ako nag-iipon, okay lang sa akin kasi for me to ano, experience itong NFT na to, lalo na sa katulad kong beginner din, eh masaya lang ako na naka-entry tayo sa isang NFT sa ganitong halaga, no? At eventually naman, hindi naman pababayaan ng developer yan, no? Hindi naman yan yung mga developer na rug pull talaga na ang galawan, no, na matagal na rin ng PBU guys, sa totoo lang. So hindi ako worried na ano, basta in short, alam ko makaka-ROI ako dito. Sana lahat tayo maka-ROI, at medyo kung matatagalan man tayo, ganun talaga, think long term na lang tayo dito, no? So ayun, at sana maging mas maayos yung mga susunod na updates, no, ng developer. And ayun, at yun, iwasan na lang natin yung mga iyak-iyak sa community, no, lalo na sa Facebook, pagiging toxic diyan sa mga comment section natin, minsan may nababasa tayo. So wag na lang tayong mag-spread ng food, at we'll see kung anong kasunod dito, no, sa Plant versus Undead. So yun lang guys, keep safe and see you on my next video. Bye-bye.